Ama naming mga pangyarihan ang iyong dakilang pagkamaunawain ay pangibabaw sa aming pag-inagawang kabutihan. Aking iyadalhin sa mga kahilingan ang magandang loob mo sa amin ay gawin mong magpumapaw. Upang ang kasalanan ay pinangangamba ng iyong ng kapatawaran ng buti, na nagtakot ni ikaw ay napitan na iyong matawarin ng lubusan na ang ipinagkakalangan namin hiningin na ipagdarasaya at mabigyan namin makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan niya siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ka ang magbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailaw. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaking nagmulat siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
kaya hindi na sila dalawa kundi isa.
At sinabi sa kanila, papayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawahin. Sabagat sa mga kapulang yung nanagahan ng Diyos, itong tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa babaan ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapagpilang sa mga pinagkaharian niya. At inalam na Yesus sa mga bata, ipinalam ang kanyang mamamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sino mang pinagsama ng Diyos sa iwang paghiwalayin ng tao. Isa po sa maraming beses na natin narinig ng mga salitang ipinahayag Jesus, wala din namin narinig sa kasalan. Bahagi mo na kung sa ituloy po yung nangyong sa ating pangilay-ilayan. Sa pagkat, may mga katanungan na hindi na kailangan marapin, lalo-lalo na ngayong panahon na ito. Isang tao na mentally hindi ko ngayon pwede kasama. Hindi rin ako
mga tao na kung saan ay because of the circumstances is not free to marry. Bakit hindi nyo nakakayanin yung buhay ng asawa? Mayroong kulang. Bahagi rin po na kung saan ay makita ko natin na ang kinakailangan natin na bibigyan din ng pagninilay yung buong mga pagkakataon na tungkulungin po natin ay marami pa ako pero hindi ko mapapagin lahat. So mayroong mga tinatawag natin impediments. Sabagat mayroon silang kalayuan na hindi pwedeng ikasal. They are not free to marry. Pangalawa, yung freely given consent, malaya pag sa ayon sa pagpasok sa buhay ng asawa, hindi ka pinili, hindi ka pinako, hindi ka pinikot. So, hindi lamang sa baga ikaw ay buntis, ay gawa para inayon sa kahirap ng mga magulang mo, ay nagpakasal ka, nagkainuman lamang, nalasing, nabuntis, no? Ikinasal ka. Hindi dapat gano'n. So, mahalaga po pinakailangan. Kaya kapag ay pinasal ang iwagan ng mga ito, ginusto mo ito, malaya. Hindi ka napipilitan gawa ng tao o gawa ng sitwasyon na pinagbibilangan. Halala mo po ay upang tayo na yung babae napilitan lamang ng mag-asawa kasi sabi ng tatay, kasi gusto niya yung lalaki kasi yung lalaki medyo financially stable. Eh, parang may utang yung kamay doon sa lalaki. Eh, lumabas na kaya lamang yung babae ay magpapakasal ay wala mo ng tatay. Hindi na ako sa hindi ko kayo. Nangyayari po yun. Eh, pinamahal ko pareho ang pareho partido. Dahil niya sa at ang dapat kapag ay papal sa buhay ng asawa, ay maliwanag sa iyo, may malaya ang iyong kamustuhan na mamakasal sa araw ito. Pangatlo, consent to marry for life. Ibig ikaw ay usang loob na mapapakasal at ito'y pangabang buhay. Kapag talagang mahal mo isang tao, pangarap buhay. Hindi lamang para sa iba na pagkatapos ng kasal ko, galing-galing na tayo. Merong pelikula sa, hindi ko lang pelikula, merong panabas sa TV, no? Kaya lamang ang pakasal ay para maging green card holder. Anong panabas mo sa TV? Ano ba maganda? Ha? Ano ba yung sabdal na ano sa sisina, no? No, hindi ko pwede yun. Bali yung mga kumisari, makikita po natin. Kinakailangan natin yung paliwanag sa tao. Kapag ito yung mga pagkakataon na kumatingin po natin. Kaya kapag po kasi ito yung mga nakita po natin. Kaya pag sabi natin, yun ko ba yung mga pagkakataon na kung ngayon, sabi natin na, eh, pinagsama ng Diyos. Ano yun? May effect. So, bali yun ang kumisari dapat. Sa isang tao kung mapasok mo yung isa, maniwala ka na ito, ang tao na isang makasama habang ako'y nabubuhay. Hindi pagkatapos ng makuha ko yung green card, na pwede ko maniwala yan ito, nakuha ko yung green card. So, for life, hindi yung pagkatapos ng isang taon o isang buwan. Alam niyo, bagay yung
Kung tingin po natin ay hindi po walang kakayaan na magkaroon ng anak sapagkat siya ay baong. Pero gusto pa rin nilang magsama o ngayon. Pero dapat maliwanag sa sabihin niyo. No? Pero yung kung impotent is not free to marry. No? On the first place. Iba yung impotent, iba yung baong. So, bakit ang mga sanay dapat ang maging maliwanag sa pagkilos natin? Sa daigdig na ito, sa mga napakal, mayroon mga tao na gusto magpakasal, pero ayaw nilang magkaroon ng anak, lalo-lalo sa parami ko ng Europe no? At Amerika. May tinuro ko ngayon, pero sa atin, may tinuro ko yun, pero bakit ang mga sanay kinakailangan natin na makita. Kasi may mga tao na gusto kita, pero ayaw naman magkaroon ng anak. Hindi o pwede naman magkaroon ng anak. Maliban na lamang talaga, gawa mo magkakataon, hindi kayo pwede magkaanak. And dinamis nyo na gawa mo sterility, may pagkakataon, pero nais pa rin yung magsama, good. Pang-apa, napangarap ka rin po yung for the good of the other. Hindi ka nagpakasal doon para kunan mo lang siya ng pera. Hindi ka nagpakasal doon para ikaw lang ay magiganti. Misa na sa pelikula. Akala natin sa pelikula lang nangyayari yun. Meron din ako sa tunay na buhay na kaya ka nagpakasal ay hindi ka para doon sa pagbubuti ng iyong makakasal at ngunit nais mo makasakit din sa iyo kung makakasalan. Pero kaya ka magpapakasal siya kapag mahal mo siya, gusto mo siya yung ikaya. At mga bagay na pinagagawa mo ay para sa iyo ang buti ninyo at sa ikatagalay ng kaayosan ng inyong buhay. Hindi para maging magulo ang inyong buhay. Panglima, a presence of two witnesses. Yung dalawang saksi, ngayon hindi lang dalawa. Kumisan na yun ang mga ninang at ninang ay gabi yung dalawa. Meron pa nga ang 24 pares. Pero bagay mo sa mga naman yung dalawa. Pero kung isa lamang, hindi ko pwede. Kasi mga dalawang pangitin natin. No? Kung yan ay kunyari lamang, ikaw lamang kumirma, pirma mo lamang yan, so, ito mong limang ito. Bagay na kung saan may makita natin. Free to marry, consent freely given, consented to marry for life and for her children, for the good of one another, for the good of the other, with two witnesses. Limang po. Na kung saan ay makita po natin. Eh, Father, ang may yung anamen. Yung anamen ay ang magkapakilala lamang na walang kasama nangyari. Bakit walang kasama nangyari? Iba po yung divorce. Yung divorce, may kasal, pero pag-iwalay. Hindi mo kayo mapapayag mo. Ano yung anamen? There is an effect in any of the five. Kaya mahalaga ko na ipag-unawa natin yung lima. Sa mga nagnanais na magpumasok sa buhay ng isawa. Kinakailangan natin yung maging bahagi o pagbato ano, para maintindihan nila yung kahalagahan ng buhay ng isawa. Na ito ay para hindi sa ikapapahamak nila. Kung isa ko kasi, may mga tao na nais na pumasok sa buhay ng isawa, marami mo yung pagkakataon na hindi kasali. Ayaw mong makasali. Kasi ano, natatakot sila na makasali yung makasali. Sila yung maghihiwalay. Ganun yung intention natin. Kaya kayo nilalayas na magpakasal because nais ninyo na pumasok kayo sa buhay ng asawa at sana ay nais na kayo ay lumikaya panghabang buhay kasama ng bawat isa at ng mga anak na isisigaw
mula sa iyo. So, bago yung nakusanay, pakita po natin na ito yung pagdibay. Kaya sa ito, inakilala natin yung mga panyaya na sana po mayroong mga mag-asawa na tumugod. Kasi mas maganda ko na sila mismo ang magpaliwanag doon sa mga kakasal. Kasi bakit? Iniinig ko sila yung mag-asawa. Kasi para makita ng mga kakasal at pagnanay sa mga kakasal, na pagkabang yung mahal yung mga nagturo ay may asawa, pero hindi mag-asawa yung nagturo. Mas maganda po na tandem din. Kaya po yung patuloy ng panawagan para walang makita ang epekto. Doon sa lima basic elements of married life. Bakit? Ah, ito yung ibig sabihin na inagsama ng Diyos. Hindi lang sa mga nagkaayaw naman, pero natutunin yung mga elemento. Hindi. Bagay naman kung sa hindi natin tugunan. Bagay dahil nakikita po natin yung pwede. Napakaganda yung pangkaya na nakita po natin yung si Pamirin sa Marcos. Si Ryan Hunter ng kanyang discourse on divorce. Anong nakalagay po? To be like. Kasi nakasalanan po yung susunod na generasyon. At yun ang pinangalagaan sa kasal sa loob ng bawat pamilya sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Doon buhubutin ang mga susunod ng mga anak at ang generasyon sa loob ng pamilya. Nang sinisimula sa sakramento ng pag-iisang buhay. Kaya po alam nyo, kung isa na hindi natin, mga images na kasal at tulip-tulip pa rin ang kulit ka na. Hindi mo yun, napakaganda ng mga ipinapakaya na salita. Kasi bakit ganun kaganda ang nais ng Diyos at aking ang sino na pumapasok sa buhay may asawa. Halito, ang patuloy natin ang pananalangin sa linggo ito. Patuloy nawang mangarap ang simbahan tungkol sa wakas ng
Sa pagpapalit ng Espiritu sa kasama ng